Yo, isa na naman magandang umaga mga kaputerte. So ngayon, maunghat tayo ng lumot sa ilog dahil wala na akong pakain sa aking mga alagang guppy at saka sa mga swordtail, platy at molico, no. So punta tayo sa ilog para maunghat ng algae. So let's go mga kaputerte. Punta na tayo. 2,000 years later. So yun mga kabutete, andito na tayo sa pinangunguhan ko ng mga algae, no. Yan. So dun sa kabila, yan dun sa taas, may mga algae pa dun, pero uunahin muna natin dito, no. So pakita ko muna sa inyo yung algae na kukunin natin. So yan mga kabutete. So yan, mapapansin niyo yung mga algae na yan, no. Yan yung mga kukunin natin, yung kapal na nila. So yun. So, pwede natin itong dalhin para sa ating backyard. So simula, may mga duckweed, may mga asola pa, oh. Asola. So dito nakuha ng mga asola, no. Green na green. So dito rin ako makuha ng mga guppy feeder, no. Kasi talagang malinis yung kinakain nila. Wala kang makukuha ang parasite sa kanila dahil yung kinakain nila dito ay mga lumot tsaka mga mosquito, no. So simulan natin ang pangunguha. Let's do this. Thousand whoop who's later. Mga abutete, nakuha tayo dito ng isang plastic ng algae, no. So kuha pa tayo sa kabila para sa mga iyo pang isda, kasi itong isang plastic na ito ay kulang pa sa ating mga alaga. So tara guys, punta natin. Thank you.
mga kabutete, tapos na tayo manguha, no? At nakuha ko na dito ng kalahati. So, sa bahay ko lang ito lilinisin masyado. Yan, para maganda sa pagpapakain ng mga isda. At dahil nandito na rin naman tayo, gagalain na rin natin yung ilog na pinanghulihan namin, no? Tingnan natin kung kamusta na ba, kasi ngayon lang din ako nakapunta rin ulit dito. Ngayon lang ulit ako nakapunta rito. Ya, mga butete, hinarangan na to dahil nilagyan na ng mga tanim. So lumit yung espasya natin sa paggagala dito sa ilog, no? Yan, may mga tanim na yan sa loob. So, yan, hanggang dito yung bakod nya. So, tumapasin nyo, no? Dami pa rin yung kangkong, tapos yung water layer, yung water layer to sobrang dumami, tapos dami na rin mga lumot, to yun. Yan, siguro pagka nilinis yan yung ilog na yan, sobrang dami mga isdadi yan. Pansin nyo naman, eh, dami mga lumot na pwedeng kainin ng mga isda, no? So, yun, dami mga dalag na naglulutang, ano, sumunod. So, yun, hindi na lumabas. Siguro napansin ako, pero taga anina, dami dyan dalag, mga anak ng dalag. Yun, mga naglulutang, ano, ayun, lalaki, kitang kita, oh, dami. Ang daming dalag, oh. Ayun yung mga bumubula na yan, mga dalag yan. Ayun, oh. Dami. So, hindi lang makita. Kasi, maraming water lettuce na tinataguan, no? Pero yan, kung mapapansin nyo yan. Ayun, oh. Mga dalag yan. Ang maliliit pa, oh. So, ayan guys, tara. Uwi na tayo. So yo mga kabutete, natapos na natin yung panguha ng lumot dun sa ilog. So bago tapusin yung video, may mga ilang tao tayo na i-shout out. So simulan natin kay Kyle Hasegawa na laging naka-comment, no, sa aking mga video. Medyo maulit din to, eh. Pero salamat pa rin dahil sa patuloy mong pagsuporta. Tapos shout out din kay J. Ronel Lockdown Rotalian sa aking pinsa na balak na rin magpatayo ng pet shop after lockdown. Tsaka sa kapatid dyan si Crispin Lockdown Rotal, yan, shoutout sa inyo dyan sa Batangas, keep safe kayo dyan. Tapos shoutout din sa best friend ng kapatid ko na si Jaylin Pitarge, at sa kanyang boyfriend na bird lover, no. So yun, magkakaroon ako ng bagong pet after quarantine, so abangan nyo yung bagong ibon na aalagaan ko. At bago tuloy tapusin yung video na to, kung kayo bago lang sa aking video, huwag nyo kalimutang pindutin yung subscription button tsaka yung notification bell para maging updated pa kayo sa mga susunod kong video. At kung nagustuhan mo naman ang video na to, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang like button. At dito na natapusin yung video na to. Hanggang sa susunod na vlog, Butete out. Yeah.